meron nga silang Paquito for the last pick. So in a way, may damage pa rin. Oh, at tignan na nga natin kung sino ang makakalabang. Sino ang makakaalis ng may panalo sa group stage. Punta na tayo sa ating casters. Casters, kayo na to. Kami na ulit. At syempre, maraming salamat kanina kay Renmar and Brigida Manjin Valdas kasama si Ingan para sa third game ng araw na to na nalaman na natin kung ano nga ba ang resulta ng groups na to. Pero then again, maglalaban ang Twisted Minds at syempre ang Team Spirit para naman pag umexit sila, hindi naman sila lugmok. Oo, kahit pa paano, gusto mo ng win. Go out with a bang. Tsaka maganda din yung na-mention nila, Umi, sa panel na ito yung mga games na nakakamasaya panoorin. Although alam na natin na walang result na mag-change, it means na wala na kasing pressure yung dalawang team. Wala na rin tayong ilaw. Kasi kumbaga, papasok na tayo sa Land of Dawn! Nakita mo naman ang mga sponsors natin sa Land of Dawn, boy. Dami. 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 Kaya naman natutuwa ako na yung prize pool natin napakalaki. Isipin mo, mag-qualify ka lang sa MSC. Kaya itong dalawang teams ito masaya eh. Masaya na pag-uwi, no? May prize pool na kaagad sila. Nagka-calculate na sa kanilang converter. Kina-calculate na. Ano ba yung mula dito sa Riyadh? SRA, di ba? SR, tama. SR, oh. Ay, kaso nga pala, dollars nga pala yung nakalagay dun sa prize pool. Anyway, yeah. Ang atin pong natunghayan ngayon ay ang groups mismo ng sinusuportahan natin na Team Liquid Echo, which is ang Group C na secured na kung susumain mo lahat ng math, no, sa bundok, kahit panoorin mo yung replay, hindi na magbabago ang resulta. Wala na. Wala na talaga. Tatak na sa bato eh. Nakatatak na kung sino yung mga mag-a-advance. A lot of teams, a lot of fans actually expected this. And masaya ang mga Pilipino ngayon dahil Liquid Echo still remains on top. Oo, pero mamaya pala malalaman natin kung sino talaga yung tunay na lamang sa grupo nila kasi magtatapat yung home. Ready na yung mga ano dyan, yung mga campaign nila pagdating sa playoffs. Pero again, going back, pabalik tayo dito sa Twisted Minds at saka sa Team Spirit. Ito kasing Team Spirit, kung hindi mo na itatanong, Kuya Ingan, ito yung Deus Bolt. Yung nagpa-ano? Yung third place in the entire region. Fourth place pala. Fourth five. Pero in the world, third. Kumbaga, may dalawang natirang Pinoy, isang Indo, tapos isang sa kanila lang. Ah, sa region mismo. Kumbaga, sa region mismo. The third best region in last year. Oo, tama. Actually, nung start ng M5, ang considered natin sa kanila Dark Horse eh. Oo. Pero nagulat tayo na umabot sila sa Final Four na naging main hadlang na lang talaga nila was the Blacklist International, eventually naging third place. Oo. Buong M5. Pero ang maganda sa storya nila, napanalunan nila yung mga puso ng mga Southeast Asian fans eh. Mas lalo na si Kid Bomba. Kaso nabitin yung puso nila ngayon. Nabitin. 10 Beats Productions. Mahirap din naman kasi, alam mo naman eh, sa kanilang region ay halos sila same problem with RQ Akira and yung Fireflux na kung saan halos sila lagi yung nagiging representatives, halos sila lang yung madalas na nanalo, yung challenge ay hinahanap-hanap nila, and I think yung time frame ng kanilang pagti-training is not enough to really, alam mo yon, ma-absorb mo lahat ng kanilang kalakasan, no? Okay. Back to the ball game na nga tayo, no, Kuya Manjin. Again, this is a battle between Team Spirit and Team Twisted Minds, a team from EECA, and of course, a team na second placer naman sa kanilang region, sa MENA region. Oo, ito na. Ang Twisted Minds kasi, kung hindi mo na itatanong, Kuya. Oo. Siyempre, di mo naman na talaga natanong. Eh, no? Hindi na, sagutin mo na lang. Nasagot ko na. Sila yung madalas ding ganap, no? Sila din ang madalas ganap. For a year, isang taon na si Coach Lyric dyan. Isang taon ng online setup. Oh. At sa isang taon na yan, eh, nadala niya kahit papano ang kanyang teammates sa mga world championships. Yun nga lang, nabitin dito sa MSC. At kung titignan mo yung laro, ano, hindi naman ganun ka off meta yung galawan nila. Sadyang mas ready lang sa execution. Oo. Yung mga nakakalaban nila eh. Saka ano, hindi talaga mawawala sa meta yung pagpili ng Twisted Minds. Kasi isa din sa mga Pinoy actually yung analyst nila, si Mike Sama. Oh, si Mike Sama. Pag-in ng XP laner, pero teka lang dito. Si Sanji, hindi po yan yung sa TLPH. Sanji po yan ng Twisted Minds ngayon ha. Sanji Double I. Sanji Double I. Ang sabi kasi nila. Kung may D.O. Double G, may... Sanji Double I din. D.O. Double G, tama. Okay. Oh. At saka kakagaling lang ng Team Spirit sa ano, men? Saan? Sa Echo Liquid Stampede na split push. Ay, oh, yung kahit pa, no? Sanji mismo. Ay, kay Sanji. So medyo
mindset nila going into this match, ha? Kasi nakapagpahinga yung Twisted Minds kahit papano. Marn will get the objective. Pasok si Kid. Bomba! Alam mo, favorite talaga ni King Bomba yung Terista. Wow! Okay, ito na yung Kid Bomba na kilala natin. Confidence, but at the same time, still humble pa rin yan pag nakakausap mo yan sa mga interview. Sabi nga nila, kapag i-exit ka, exit with a bang. Diba? Shoutout nga pala, rest in peace, Kobe Bryant. Nakita mo, sabi niya, mapa out! Diba? 61 points! 61 points, so make sure with a bang. Usong-uso yan, panahon pa lang ni God. Kuya Gat, Jose Rizal, uso na yan, di ba? Exit with a bang. Eh, yung ginawa niya ay swag. Exit with swag. Tama, tama. Kailangan pag-i-exit ka with swag. Tama, yun talaga. Kailangan formato tayo. If you can't perform, support. Pero in this game, Team Spirit is actually performing. And to answer your question kanina, no, sabi mo, medyo rattled ba sila dahil na-split pushan sila ng, ano, ng Liquid Stampede? Parang hindi. Hindi! Parang hindi. Nakuha nila yung unang turtle, nakadalawang kill, tapos si Kid Bomba, tinignan pa kung paano niya pinatay mismo si Maro. Sabi kasi ng Team Spirit dito, mapapanood ko to sa replay eh. Tinalo man ako. Gusto ko ako yung may huling alakak. Tama. Kahit papaano, masaya ako, di ba? Ganun sa mga kwento eh, di ba? Kahit talo ka na, minsan yung mga villains na natatalo, yung tumatawa pa, yung mga ganun. Oo. So sabi dito ng Team Spirit, kalma lang kayo, lalabas ko na yung Teresa ko, di nyo binan eh. Okay, nirin. Ayan, oo. Si Sanji, napaflicker out nga siya ngayon, pero hindi naman siya mapipitas doon. But still, that's resource wasted for the side of Twisted Minds. So kahit paano ng Team Spirit, naramdam mo na sila talaga yung may control ng larong to. Maru naman ngayon ay sumusubok kumuha ng magagandang play. Ang problema dito though, mas aggressive yung Team Spirit. And itong si Hiko kasi, ang sabi ng mga coaches, mataas talaga mechanics ni Kuya Hiko, yung pinakabago nilang player in the gold laner. Now getting the Harit, ang hirap patayin ngayon ng Team Spirit dito, Kuya Ingan. Yung Harit plus yung Minotaur, classic combo yan, season 3 pa yan eh. Hihil ka lang sa loob ng Summon Force. Tagal na, tapos paired up pa with an Alpha na kaya mag-frontline, pero teka lang, si Sabo kasi medyo na-even. Look, atakas pa! Sinamahan pa nga ng Pelvis Zone, Kid Bomba to the rescue! Hindi naman sumasagot ang Twisted Mind, pero nakakalayo ang Team Spirit. Medyo na palalim sila, at sinong unang tutumba? Nakapag-minawan Fury ba? Tatlo ang tumumba doon, pero si Sawo ang mawawala. Kapalit naman ni Maro. Maro and Sawo falling down, 1-for-1 situation. 12k ang buhay ng Turtle. Still, it's an even ball game kahit papano nakawala dito ang Twisted Minds. Meanwhile, Hiko, aalis lang ba si Sano dito sa Zaman? Ay, lumalapang, kumakalmot, Kalmot Gaming. Ay, hindi tumama yung Synchro. Sipin mo, tinawid pa niya mismo sa Zaman Force. Parang pinabalik nga niya sa Zaman Force. Ay, kumbaga sabi niya, ikaw, Hiko, bago ka lang dito. Ha? Ako, medyo semi-matagal na ako dito. Kung hindi mo na itatanong nung nag-Romania kami. Oh. At teka lang, ha, si Loda. Nandito na pala si Loda. 7 Oda. Ay! Maru will also get the kill. So a lot of burst damage coming out for both of the teams. Kuya Ingan. Maganda dito, parating may trade na yung dalawang teams. Mm. Hindi necessarily controlled by one team. Yung nangyayaring action ngayon, nakaka-react na ang Twisted Minds at this point of the game compared to the first two or three minutes. They got a good kill onto, I believe it was Sunset Lover, which is really crucial. Pero ang problema din, napita si Hoda. So mapapansin mo, medyo nakakalamang talaga si Marl in terms of level. Two level gap na kaagad approaching the 6-minute mark. Hoda! Tingnan natin, kasi itong bandang 6 minutes, magiging crucial to. Alam mo ba yan yung Hoda? Si Mape, si Pape. Hoda! Alapa siya! Ay, si Bopitz! Bomba! Sunset Lover! Pulado si Maro dito! At pinomba na naman ni Kid Bomba! Yung pinapan talaga eh, ginugulat ng mundo ni Kid Bomba tayong lahat. Dahil, imagine ah, wala nang stakes to for them. It's just really going out with a bang. Confidence on full display. Wala na, pero may pinasalapan pa rin sila si COVID ngayon. May pinagado. Isipin mo si Dwayne Wade, meron nga siya nung ano, di ba, farewell tour. Oh. At kung baga pag-exit ka, exit with swag. Oh. Hiko! Oh! Ay! Ay, nakatakas! Saka as much as possible, ayaw mo gayain si Paul Pierce. Oh. Sabi nga ni Draymond Green, trying to catch that farewell tour. You ain't like that. You ain't like that. You ain't like Dwayne Wade, bro. Siyempre, ayaw mo naman na exit ka na mag-tweet-tweet ka na lang. Kung baga si Paul Pierce, kasi tropa natin yun, pero ganun pag nag-tweet na yun, the truth. Itong Team Spirit, ang gusto nila, pag-uusapan pa rin kami. Biruin mo, Kuya Ingan. Hello. Isa sa mga Pinoy na kasama natin dito sa Team Spirit, walang iba kundi si Brandon Lin. Oo. Kilala mo ba si Brandon Lin, the M-Champion, M-Pipe? Siyempre, man. Ay,
Alona. Wait, teka, Kid Bomba. Baba! Ayawasan nga doon yung Final Slash. Maroon na pa-flicker out, pero sumasagot naman ng Twisted Mind. Sila pag nga si Iggy Boy. Medyo nahihirapan kumounter-attack dito yung Twisted Mind dahil yung sustain ng Team Spirit. Parati kasi present si Sabo eh. Oh. Heal lang ng heal. Ayaw niyang ano, ayaw niyang bigyan ng opportunity ang Twisted Minds makakill. At mainit pa ang Team Spirit. Sabi nila, wala nang mamba-backdoor sa amin. Panalo talaga dapat kami dun eh. Kung nakita mo yung replay, na-backdoor lang kami. Sabi kasi ni sabi Team Spirit, men, Sanjay, hindi kasi Sanford. Oo, oh, iba yan. Iba yan. Nakita na namin yan. Pinanood namin yung replay bago kami maglaro ngayon. Pero Sunset Lover, nakatakas pa naman. Maro ang kanilang pupuruan. And look at Marl gets the kill on to Maro. Wow. Ang lala ng action, mga kaibigan. Action only. Never back down, never surrender. Sabi nga ng mga Gen Z, never back down, never what? Tuloy-tuloy ang aksyon. Ang pinaka-problema dito ng Twisted Minds, isa lang. Ano? Ang baka. Ang baka ng Team Spirit, si Sawo, si Rowan. Tama ka sa sinasabi mo, nahihil niya lahat dito maging si Kuya Kid Bomba. Lahat na eh. Lugi si Sanji dito, tingnan mo picture pa lang. Oh. Kumbaga the face-to-face, eagles ka agad sa pagda. Kumbaga pag... pagbruskuhan yung laban, parang mas mabubrusko ka talaga ni Kid Bomba. Tiris na siya eh! Tiris na 5-0-1. Same time, siya nga ata yung unang naka-first two kills. So, basta second kill, confident na confident. Bawat penalty zone, pasulong. Never siya nag-penalty zone, paatras. So, alam mong lamang na lamang talaga yung Team Spirit ngayon. Very comfortable. And at the same time, again, si Sawo, yung baka agree, yan talaga yung pinaka nagiging problem nila. Apart from the setups na Minowa and Fury, the fact na heal ka lang ng heal, parating may pang may pang-reset yung Team Spirit eh. At saka yun nga yung kapag ikaw yung Tirisla, Kuya Ingan, maraming Tirisla player ang nagsasabi nito. Ang trabaho mo lang, kapag magti-Tirisla ka, maultian mo dalawa, tatlo. Okay na. Bonus na kung nakalima kang setup. Kahit ma-deads ka, okay lang. Ang problema, hindi nga nati-dead si Kid Bomba. Hiniil kasi ni Sawo. Sawo eh. Tsaka hindi nga ano eh, bare minimum ginagawa niya kasi parang minimum na uli niya, tatlo, apat parati. Laging tatlo eh, no? Tapos minsan, pang ang lupit pa ng zone. Okay. Kaya ganun, nakuha nila ng mabilis nang yung load, pare. Okay. Ano ba yun? Nanood din kasi yung Twisted Minds ng game kanina. Sabi nila, mahina sa ano daw, sa map awareness yung Team Spirit or baka nalilito kasi may chance na ma-split pushan nga ulit ni Sanji or nang pakita ulit yung Team Spirit. At the same time, yun na lang talaga yung magagawa mo eh. Hindi ka makakapalag 5-on-5. Yung mga pick-offs na gusto mo sanang hanapin, nahihirapan ka talaga hunin dahil again, the presence of Sawo, very active on the map. So, yun lang talaga magagawa mo ni Sanji. Split as much as possible. Ang mahirap kasi dito, Kuya Ingan, yung Roger din, hindi ganun ka magiging maganda yung buhay. Tama. Magpapasok ka, ang gagawin lang ni Sawo, dabog, dabog gaming. Tapos, hindi ka naman pwede pumasok dun sa Zaman Force. So kailangan, mamula muna lahat. Tapos ikaw, kung ikaw si Saano, paano mo malalasit? Kaso ang problema, sino magpapapula sa ano, sa Team Spirit? Si Bex. Si Bex sana nandyan naman. Kaso siya din kasi yung parating tinatarget ni Kid Bomba eh. Oo, kompleto. Parang ang hirap niyang pumuesto dahil kay Kid Bomba ngayon. Si Marl. Ayun na. Ayun na ata. It is the end of the beginning. Tama ba? Beginning of the end. Tama, tama. It is the end of the beginning. Ah, okay! Sweep is real! Knock-ups are real! Nagkakatalunan na dito sa Riyadh! Habang si Kid Bomba! Jump Bomba! Akala mo, sex bomb lang ang bumubomba? Si Kid Bomba din! Si Marl din naman, nagpakita ang gilas doon. Ganda ng pag-ulti. Ramdam mo yung true damage. Dalawa ang nahuli, dalawa din naman ang tutumba. Pero maganda dito, four Twisted Minds. Walang inhibitor turret na naputas. Na-clear pa nila yung unang lord na nakuha ng Team Spirit. At least, no? At least nakapag-depend. Kaso tingin ko, worth it lang din eh. Worth it lang din yung push eh. Nang side ng Team Spirit eh. Kasi nakabasag sila. Ayun, basag pa yung top lane. Basag na. Sa worth it, Kuya Ingan. Sulit. Kumbaga sulit. Sulit extend. Unang Lord pa lang naman yon, tapos nakakuha ka na ng inhibitor turret. Means na sobrang laki ng inyong kalabangan. Looking at the gold lead ngayon, it's a 10k gold lead for Team Spirit. And at the same time, pag Twisted Minds ka kasi parang maiisip mo na ang ganda na ng set ni Maro. Oo. Pero parang hindi pa rin tayo makabawi. So ilang miracle set pa yung kinakailangan natin from Maro na main crowd control source talaga nila for us to come back against Team Spirit. Ay, rap Kuya Lyric. Kailangan na ni Lyric dito i-channel lahat ng channel. Kailangan niya bumalik sa cable. Kailangan niya ibalik sa cable kasi yung setup. Unless, syempre, nasabi nga ito ng panelist kanina, okay, sana ma-1-1 mo kasi best of the best nang yung laban eh. Best of two.
Pero mas matindi ang ganap ng Team Spirit. I think the lineup says din itself. Pero actually okay naman yung lineup ng Twisted Minds. Ang problema lang dito yung pitigin ko kay hindi na priority yung pagkalamang ni Saano sa gold lane. Kumbaga yung checklist kung paano pagkalamang ng gold lane Roger, hindi ka agad na-checkan. Hindi na-checkan eh. Kung lamang yan sa Arit, jabugbog yan eh. Kaso problema, taas na ng sustain ng Arit, tapos alpha pa sila na kayang mang shred. Agilid ang vapor ng TM dito. Kung ikaw yung mga frontliner ng Twisted Minds, parang di ka na sure kung anong unahin mo. Kung physical defense ba, kung magic defense ba. Kasi kompletong-kompleto yung Team Spirit eh. Oo, tagilid ang vapor ng Twisted Minds. The forever champs. One of the greatest teams sa kanilang region. 10-3 as a Team Spirit will try in to march towards the bottom side. Lurking towards the bottom side. Pero teka lang, hihintayin muna nila. Sabi nila, kalma lang, FF. Freeze. FR. Freeze muna. FR. Yun ang plana ng Team Spirit. Do this by the book. Again, they are respecting yung comeback potential na meron ng Twisted Minds. Again, these are the second placers sa kanilang respective region. Pero ang titignan natin si Kit Bomba kasi meron siyang flicker. Tsaka penalty zone na una mag-set doon si Maro! Pero masyado sila lang sa loob! Nanakap yung lima dito! Pero una muna lang binanatan yung AG Boy! Si Sunset Lover! Sakto magsa-sunset na din! Good night na daw muna! Sabi ng Twisted Minds, nakapag-depensa pa! Twisted Minds! Yun na yung sinasabi natin eh. Ilang miracle set pa ang kinakailangan from Maro para makakambak na depensahan nila. Yung dalawa, yun na naman yung sungkit. At this time, ang nahuli ay si Kid Bomba. Hindi pa rin nakakasaya penalty zone. Pero tutuban din naman si Maro doon. It's gonna be a 4-on-4. Pero may mga minions dito ang Team Spirit. Talaga naman kinukuha na ng inhibitor turret. Sanji doing everything he can para maklear yung mga minions. At magagawa nga ito ng Twisted Minds. Hindi pa tapos ang laban. Kumbaga sabi nila, ingan, Manjin. Sayang naman kasi yung venue. Tama! Sayang yung venue. Gusto namin pataganin. Binuktong kang gabi. Ano, di ba? Nakita mo yung mga Pinoy. May nakita ka mga Pinoy. Nakita ko yung mga Pinoy, yung mga nanonood sa The Cavalry Watch Party. Shoutout sa inyo lahat dyan. Ang host dyan, si Mima, tsaka si Kuya Torsby. Binabati namin kayo kung narinig nyo kami. Kaya magalala, mamaya babatiin namin ulit kayo. Kung baga sabi dito ng Twisted Minds, kalma, binook namin yung venue hanggang 12 o'clock. Hanggang 12 a.m. to, hindi tayo pwedeng umuwi na maaga. Ano kala nyo? Porkit walang tiebreaker, uwi kayo maaga. Tama. Oh, honestly, I could see this game going into 20-minute mark if talaga namang... Pwede, oo. Muntikan na. Muntikan na si Marwak. Tingnan ako sumigaw dun ah. Masakit si Hiko dito. Full items na yung Team Spirit. Parang kanina pa. Si Hiko or si Hiko tsaka si Marl ata. Ang team, kailangan isa pang EG Boy na matindi. Isang set pa din kay Maro din also. Oo. Pag napita si Hiko, tapos ang boxing eh. Tapos nga talaga yung boxing doon. Or even si Sunset Lover. Nakita natin nung napita si Sunset Lover, medyo nag-ingat na talaga yung Team Spirit. Naka-pick off sila kay Maro kasi it was really Maro's intention naman talaga na sumete. Kaya medyo nag-overextend siya doon. Pero either Sunset Lover lang o Hiko ang makuha niyo, that's gonna be enough. But in this case, pwede man din isama si Marl kasi may major objective na kinakailangan niyong kunin, which is the Lord, pangatlong Lord na to. Let's see. Pasok ngayon sa may bandang top lane, Sanji. Pulado. Medyo naipit si Sunset Lover. Naging wolf siya dito. Kinaya niya pero naiwan doon. Si Loda, Loda. Higarazon. At ngayon si Sanji papasok. Pero wala na siyang maabutan dahil patay na yung mga kampi niya. Kid Boba. Op, shadow boxing. Sabay pupunta sa gitna. Sakto sa pixel. Kita sa camera. Nagpapogi. Nagpapogi ngayon si Kid Boba. The whole Team Spirit Squad. Kahit na backdoor sila prior to this game. Pinapakita nila ang kanilang kalakasan. Representatives of EECA! Team Spirit ang nagwagi sa pinakaunang laro nila against Twisted Minds. And for the hometown heroes,